Asan na yung costume mo? Bakit nga ng costume ni Pablo? Hindi na talaga kaya ba? Hindi na talaga apat eh, oh. Paano ba to? Hindi tayo pwede mag-start ng walang costume. Oh, may nagbigay sa'yo? Ng ganito? Oh, sige ako naniniwala. Sige nga, kunin mo nga. Go get! Get! Tignan ko nga, nasan? Nasan yung ganito mo? Go get! 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 Aba! Galing! Sino nagpadala niyan? Sa'yo ba to? Baka naman kay Tatang Skuto. Ah, kay Life is Possum. Open nga natin yan. Wow! May brand new costume si Bebe P! Kasya na kaya ito ngayon? Kaya patingin nga. Aba, pogi nga naman. So, pwede na tayo mag-start. Salamat nga pala kay Life is Possum para sa kanyang bagong costume. Ako nga pala si Lester sa Panta the Pinoy Dog Whisperer at sa Tuta Training episode na ito, ituturo namin sa inyo kung paano i-train ang ating mga aso na magbukas ng pinto ng ref o kaya ng cabinet. Tuta Training kasama si Pablo Bebe P. Tuta Training kasama si Pablo Bebe P. Bebe P. Hindi ka na bebe. Posap mga tropa pips! Posap mga tropa pips! At nagbabalik kami ni Pablo para sa isa na namang Tuta Training. Bago ang lahat, pwede kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel, Lestre Zapanta. At i-click nyo na rin ang notification bell. Kung sa Facebook kayo nanonood, pwede rin kayong mag-heart-heart. O kaya naman, hanapin ang icon ng star. Pwede kayong mag-send ng star para kay Bebe P. Maraming salamat din sa lahat na nagpapadala ng Facebook stars sa amin. We really appreciate it. Thank you po. Yung Gcash ka dyan. Anong video? Hindi! Hindi pwede yung hingi ng hingi ng hingi na lang. Kung gusto mo, bigyan kanila ng stars. Gagalingan mo dun sa Tuta Training. Gagalingan mo sa Dog Daddy. Hindi yung pwedeng ingi pang makdo, ingi pang makdo. Gagawin mo, chat face ka na lang ganyan, para maawa sila sa'yo. Hindi ganon. Kailangan magtrabaho ka. Parang si Daddy, di ba? Trabaho. Para maging successful. Eh, pwede ba naman maging successful? Tingin ka dito, successful, gumanong ka lang oh. Paano pag nag-send sila ng star sa'yo, anong gagawin mo doon? Pag nagbibigay sila sa'yo star, dapat nagte-thank you ka. O sabihin mo, thank you. Thank you very much. O sabihin mo rin, I love you all. Bebe P, ready ka na? Simulan na natin. At meron tayong mga kailangan gamitin. Naamoy mo. Ang banguno. Ang banguno. Pork liver treats to. Ito yung ginagawa namin para kay Bebe P at sa mga aso ko. Kung gusto nyo makita kung paano ginagawa ito, meron akong video sa aking YouTube channel. Subscribe sa YouTube channel Lestre Zapanta. Ang lakas ng amoy, oh. Humahabol na talaga yung ilong. This is a high value treat at kailangan natin ito. Okay? Kailangan natin magustuhan ni Pablo ito. Kailangan matuto siyang makipaghilahan dito. Maging interested si Pablo dito, ma-attract siya dito, and makipag-tag of war siya dito sa akin kahit konti. Di pa siya sobrang interested, oh. Ayan, oh. Konti lang, patingin-tingin lang, oh. Ayan. So, kailangan ko siyang i-excite ng konti, and magre-reward ako kapag kinakagat niya itong rope. Go, 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 yes, yes! Yes! Good job! I reward! Pagkakagat na pagkakagat ni Bebe P. Nagre-reward ako. Parang yung command natin last time na take. So, kailangan niya maging interested dito. Nakita niyo, hindi siya ganong ka-interested. Kumagat siya isang beses. Pero, dahil tinuruan ko na siya nung take command last time dun sa Tuta Training, testing natin kung magagawa niya dito. Pablo! Take! Good job! Good job! Take! Good job! Take! Good job! Good job! Yes! Yes, yes, yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko, medyo humihila. Okay, kasi kailangan niya ng konting force para hilahin ito kapag nilagay natin to sa knob. Yes, very good, very good. Konting tug of war, yes, very good. Yes, yes, very good. Very good, very good. Yan ang gusto ko. Dito, kailangan mas medyo excited ka para talagang humila siya. Kasi kung hindi niya hihilahin, malamang hindi niya mabubuksan. Yan lang yung kailangan ko. And then, reward to let go. Kailangan matutunan ng aso na okay lang maglagay ng konting pressure dito. Kasi kung take lang yung tinuro natin, yun lang yung gagawin niya. Kakagatin niya lang pero hindi niya maihila. Ngayon, kailangan niyang konting hila. Okay, Pablo, Bebe P, take, 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 take. Yes, 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 yes,
Yes, that's my point. That's my point. Nakita niyo? Mapapansin niyo, talagang nagre-reward ako kapag merong konting pressure. Yes, 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 yes. Very good, very good. Yan yung first step kung paano natin tuturuan si Bebe P na magbukas ng pinto. Road to 200k subscribers na tayo! Second step, kailangan natin ng cabinet o kaya naman ng ref. Mas pinili ko itong cabinet na to kasi mas mabilis siyang mabuksan. No? Hindi kailangan malakas na pressure. But gusto ko matutunan muna ni Pablo na magbukas kahit na hindi mahigpit yung cabinet. Ikakabit ko ito dito. Yan, ikakabit ko siya dyan. Ito, pinapahila natin kay Pablo. Next na gagawin namin ni Pablo ay i-excite ko siya para makipaglaro dito sa rope na to. Tapos, automatically, kapag nakikipaghilahan siya, I can let go, mabubuksan yung pinto, and then I would reward. Na i-set up na natin, kailangan na lang natin ng Bebe P na maghihila nito. I-excite ko siya na parang naglalaro lang kami. Tick, tick! Pablo, tick! Tick, tick! Good, tick! Good. Okay? Good. Let's go, let's go, let's go, let's go, Bebe P! Pablo, come here! Good, 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 good! I-excite ko na siya para hilahin niya. Konting hila-hila, tag of war, tapos bibitawan ko hanggang mahila niya. Yes! Good job! Yun, nabuksan. Okay, come here! Come here, baby, baby! Pablo, Pablo! Pablo, come here! Pablo! Lalagyan ko na ng word na open. Open! Good job! Good job! Gagalaw ko lang muna to. Open, 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 open! Good! Ay, hindi na tuloy. Yun yung... Yun, open! Okay? So, kung napansin niyo yung unang try, medyo mahigpit pa siya. So, kaya kailangan muna, piligan muna nung mas madali niyang mabuksan. May hawak akong treats, ha? Open! Yan, pinifigure out na kung ano yung open. Good job! Good job! Open! Hindi pa niya alam yung open, no? Oh, yan. Open! Good job! Good job! So, pinifigure out niya. Ganyan dapat yung ginagawa niyo sa mga aso niyo para naman ma-stimulate din sila mentally. Meron silang mga mental exercises, hindi lang physical exercises. Pwede nating dagdagan, 'di ba? Binuksan niya, ako nagre-reward. Ngayon, gusto ko pagbukas niya, nandun yung reward sa loob. So papamuhin ko to kay Pablo. Yan, lalagay ko doon. Yan, inaamoy niya kung nasaan. Inaamoy niya kung nasaan. Ay, sorry. Sorry. Ulit, 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 ulit. Sorry. Ang taas ng pagkakalagay ko, hindi niya abot. Akala ko sige ka siya. Okay. So, again, papaamoy ko sa kanya. Open! 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 Yun. Yun. There you go! Good job! Nakakuha si Bebe P ng tricks. One more. Lalagay ko ito doon. Hoy, usapan habang training lang to. Baka next time magbukas ka na ng ref nang makita ko na lang. Ubus na yung pagkain sa ref, ha? Hindi ganun. Open! 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 Good job! Good job! Kung napansin niyo yung kamay ko, tinuturo ko. Kanina, ito yung ginagalaw ko. Kinakagat-kagat niya. Ngayon, tinuturo ko na lang. This is called pointing gestures. It is proven that dogs learn to understand yung pointing gestures. Kung halimbawa, tinuro mo sa kanila yung isang bagay, hindi naman agad nila alam kung anong gagawin doon. Pero alam nila na yun yung tinuturo mo and kailangan nilang mag-focus doon. Open! 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 Good job! Open! Open! Good job! Wala akong nilagay. Ito. Iniiba-iba ko, pinapa-figure out ko sa kanya kung meron doon na food o kaya nasa akin yung food para alam niya kahit saan pwede manggaling yung reward. Open! 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 Good job! Nakita nyo, madali na lang yon. Ngayon, paano yung ginawa namin pagpapaarte kay Pablo sa dog daddy na kukunin na to? Huwag kang mag-inarte! Kung wala ka dito, malinis lahat! Ngayon, nandito ka, dumi-dumi ng bahay ko! Wala kang silbi! Akin na yung vitamins ko! Ano to? Lason to eh! Hindi to vitamins! Papatayin mo ba akong aso ka? Ang sabi ko, vitamins! Tatago ko to ngayon dito.
Open! 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 Get daddy's vitamins. Where's daddy's vitamins? There you go! There you go! And then I reward. Come here. Let go. Good job! Complex masyado yung nangyayari sa ginagawa ng pag-arte ng mga aso. Pero kailangan mo lang i-breakdown isa-isa. Ang dami niyang ginawa. Nagbukas, kinuha to, take, and then abot sa akin. So, it looks so complex para dun sa utak ng aso na ang dami niyang gagawin. But, you can make your dog understand kung ano yung gusto mong gawin niya pa isa-isa. Tatandaan niyo ba, tinuruan ko siya ng take para matuto siya mag-grab ng tin sa bibig niya. Tinuruan ko rin siya mag-fetch. So, ito ngayon yung pagsasama-sama ng mga tinuro ko sa kanya. Kaya nagmumukhang madali para sa inyo. Tago. Go get daddy's vitamins. Open. Get daddy's vitamins. There you go. There you go. Good job. Very good, baby. Very good. And syempre, hindi ko kakalimutan mag- reward pa rin, lalo na kapag ganung karami na yung ginawa ng aso. If you want to know more about dog training, you can check out my other videos on this channel. Alam na ni Bebe P, paano magbukas ng mega box. Ngayon, i-testing natin kung kaya niyang pilitin magbukas ng ref. Medyo mabigat yun. Open! Pull! Pull! Open! Open! Yun, nabukas ng konti pero hindi pa kaya. Open! Pablo! Open! 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 Good job! Nireward ko lang siya nung totally na-open niya na to. Open! Kaya mo yan! Open! Open! Pull! Good job! Good job! Aha! Tuwang-tuwa naman ako kay Pepe P. So, te-testing ulit natin. Alam natin, sa ref, madaming laman, di ba? Ngayon, te-testing natin kung ma-figure out niya na ito yung kukunin niya. Siyempre, madaming temptation dun. Madaming pagkain eh. Nandun yung vitamins ni Daddy ah. Open! Open! Get daddy's vitamins! Ano nang kinuha mo dyan? Hoy! Huwag ibang pagkain ha! Kunin mo yung vitamins ni daddy! Open! Tama ba? What? Very good! Very good! Very good! Pakita natin, ito ang ginuha niya! Ito ang ginuha niya! Hindi siya nagnakaw ng ibang pagkain, kundi yung vitamins yung kinuha ni Bebe P. Tandaan mo ha? Tandaan mo? Bawal nakaw pagkain. Ngayon, alam mo na magbukas, bawal nakaw pagkain. If natuwa kayo doon, you can send Bebe P some stars. Nakita nyo na yung step-by-step process kung paano natin tinuruan si Bebe P na magbukas ng ref o kaya magbukas ng cabinet. Pero meron muna kaming dapat pag-usapan. Bebe P! Hoy! Hoy! Kausapin mo muna ako. Bakit para ka ng timang dyan? Bebe P! Pablo! Hoy, siguraduhin mo ha. Tinuruan kita ng ganon. Huwag na huwag kang matutong magnakaw ng pagkain, ha? Ayaw ko na nagnanakaw ng pagkain. Pwede kang magsabi kay daddy kapag gutom ka. Pero huwag magnanakaw ng pagkain, ha? Pwede mong buksan yan pag inutos lang ni daddy. Hindi pwede basta buksan lang. Kung tuturuan nyo ng gantong trick yung aso nyo, make sure na you have full control over your dogs kasi pwedeng maging delikado pa rin to. Let's say, natuto siya magbukas ng ref, nagbukas siya mag-isa, and nakakuha siya ng pagkain na hindi naman pwede sa kanya, like chocolates, di ba? Eh, lason yun sa kanila, hindi pwede yun. Hindi ka magnanakaw ng food sa ref. Okay? Deal. Okay. So, thank you guys for watching this episode of Tuta Training. Ano nga ba ang gabay? Ang gabay ay isang uri ng sleep leash na aking ginagamit sa pag-train ng aso. Ginagamit ko ito para turuan ang mga aso natin na maglakad ng maayos at ginagamit ko rin itong training tool para mabawasan ang behavior issues nila. Ang gabay ay may tatak LZ. Pwede kayong umorder ng gabay sa aking website www.lestresapanta.com/shop. Tuta Training kasama si Pablo Bebe P. Tuta Training kasama si Pablo Bebe P. Bebe P. Hindi ka na bebe. Like kayo and follow sa Facebook and Instagram, The Pinoy Dog Whisperer, and subscribe sa YouTube channel Lestres Zapanta.